This is the disadvantage if we are used to have projected responses here. Pag hindi siya gumana at hindi ko alam kung bakit hindi siya gumagana, I'll investigate later. Hindi talaga tayo, hindi natin alam kung ano gagawin, no? The response was quite a bit long, so yes, but that's not my homily. Have you experienced, you know, in moments of your lives when you feel success, that you're achieving something, and then some people would comment about you? For example, sasabihin nila, nako, temporary lang yung success na yan. Dalawang taon lang yan. Bigyan mo ng dalawang taon, malulugi rin ang negosyo na yan. Babagsak din sila. Have you experienced those things? No? You're achieving as the first in the honor roll when you were still a student. Tapos, sasabihin nila, naku, hindi naman talaga totoong matalino yan. Ganun. May mga intimidation, no? Ang dami talaga mga siloso. Na-experience nyo po yun? Or baka baliktad? Kayo po yung nagsasabi, nako, you're the one who are so pessimistic. Naku, hindi yan effective, hindi yan magtatagal. Ayan, sino po kayo doon? Kasi dalawa, isa lang naman po yun, no? Either you are really focused on the plans of God in your life, that you just, you know, look to God. Or, masyado kang distracted. Naku, umaakyat na siya. Dapat magsabi ako ng something na ikakasira niya so that I feel, kung hindi man ako mataas sa kanya, pantay kami. Ramdam niyo po yun? Kasi minsan po, ganun po ako. Yes. No. I'm referring to the other one. The one who criticized. Akala niyo, ha? I'm not that holy. No? Sometimes when people get so successful around me, I get pessimistic. And I have to reassess in my heart, saan to nang gagaling? Where is this jealousy, envy coming from? Alam niyo po kung ano na-discover ko sa aking sarili sa pagninilay ko noon? Lumaki pala ako na hindi na-appreciate noon. No? Kulang appreciation sa akin. Kaya, hindi ako kaagad na parang masyado akong pessimistic. I have the tendency to be pessimistic. Masyado ko na po bang sinisira ang sarili ko? Is your image of me shifted? You see, I told you, well, for some of you who are constantly here, I've been telling you, we should not elevate people like God. The only person that we need to follow and elevate is Jesus. Alam niyo po ba, may nagkwento sa akin na si Mother Teresa of Calcutta, kapag may gusto siyang gawin, masyado talaga siyang mataray. No? May isang bishop na nagkwento sa amin. Tumawag one time kasi hindi niya daw nagustuhan yung setup. No? Kaya sabi niya, no. I want this to be done like this right now. Yung bishop sabi niya, eto ba talaga si Mother Teresa of Calcutta? Yung tumutulong sa mga poorest of the poor. No? Merong isang spiritual master, ang pangalan niya ay Henry Nouwen or Henry Nouwen, para sa mga mahilig magbasa. He's not as famous obviously as Mother Teresa, particularly that he's not yet a saint, no? But I believe he's a saint. Pero ganito siya, pag na-touch mo yung ego niya, no, kunwari umaga yun, buong araw yung magtatampo sa'yo. Take note, this person is a very prayerful person. Tapos,
Magtatampo sa iyo ng buong araw. Wala sa mood. So you see, even if we think that we really are holy, we would soon realize, if we really examine ourselves, ang dami pong mga kalat, basura sa ating puso. And you see, this is the struggle of Esther. Si Esther po, siya yung binabanggit ko na character sa simula ng aking tanong. No? Siya yung inuusig. Bakit? Ano bang meron dito sa mga assistant? Ito talagang mga assistant na to ang parating siloso. Have you noticed that? No? Sa mga organizations, yung vice president, sila talaga yung may issue. Bakit kaya? Dahil hindi sila na-elevate ang pagiging president, kaya ganun, no? Assistant ng leader na to, ganyan. Mag-ingat po kayo kasi assistant parish priest po ako, just to remind you. Ayan, ano pong nasa kanila na parang uhaw na uhaw sila for affirmation na sila aparati ang nagpapasimula ng mga away, mga chismis, mga crab mentality. Bakit kaya, no? And perhaps we might not really beat ourselves too much. Kasi malinaw naman, no? They're not that yet. You see, hindi po ako ang first honor. Parati lang po ako second. Can you imagine na ang pinagdaanan ko? Masalimuot pala yung pinagdaanan ko. Parati lang po kung second. Hindi po ako parati ang na-first. And that frustrates me. But you see, Esther is the different person. Siya yung may nag-persecute sa kanya. Bakit? Asawa po siya ng isang hari. Now, hulaan nyo, sino yung nag-persecute sa kanya? Kanang kamay ng hari, si Haman. Haman. Bakit? Kasi si Esther, baniyaga, hindi kabilang sa kanilang lahi, pero nagustuhan ng hari. Ngayon, ginawang asawa niya, ngayon naiinis itong assistant ng hari. Sabi niya, etong mga banyaga na to, wala naman itong napapatunayan talaga. Mga mababang uri ito. Ginawa niya ang lahat to the point na gusto niyang patayin ang lahat ng mga Hudyo. Kung saan kabilang ang lahi nila, Esther. Walang magawa si Esther. Kasi ramdam niya na mas makapangyarihan si Haman. And that's why we heard her prayer. God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, blessed are you. Help me who am alone and have no help but you. For I am taking my life in my hand. As a child, I used to hear from the books of my forefathers that you, O Lord, always free those who are pleasing to you. Panginoon, nakakalungkot na po ang pinagdadaanan ko. Nag-iisa na lang ako. Hindi ko ramdam ang presensya ninyo. Saan po kayo? Dumadaan po talaga tayo sa ganung pagsubok, particularly pag may nagpe-persecute, may umuusig sa atin. Wala naman tayong ginagawa. We just want to develop ourselves. Hindi tayo nang aapak ng ibang tao. And yet, they are not comfortable of our presence that we are becoming successful. You see, in the end, my brothers and sisters, we really need to be compassionate. Just like what our gospel reminded us, we need to treat them just like what we want them to treat us. Gusto nating maging mabait sila sa atin. At the moment, hindi sila mabait. Pero patuloy tayong magiging mabait sa kanila in the hope na magbabago sila. Yun po lang ang solusyon. Yun po ang nakikita ni Kristo na solusyon. There are times hindi na po sila nako-convince ng salita and confrontation. I have several incidents in my life na
Pinag-initan ako kasi yung position, yung masyado akong maaga, I was a school teacher, no? Tapos yung masyadong maagang napapansin, mga ganyan, kasi ano to, yung mga luma, hindi napapansin, ganun. So, yung jealousy, yung environment of jealousy, minsan mararamdaman mo, and yet you just continue loving them. You know what? I'm really grateful to God na ipinakita niya sa akin ito kasi always, no, at the end of our relationship, yung aalis na sila or aalis na ako, sila yung magsasabi, thank you because you have been very kind to me. Sila nagpapasalamat sa akin dahil naging mabait daw ako sa kanila. And sabi ko sa sarili ko, wow, yun ang naalala niya. Hindi niya lang alam. Ang daming mga araw na gusto ko na siyang... Sobrang inis ko. Pero hindi ako nagpadala sa emosyon ko. But you see, the only way for me to do that really is this. I run to God. Parati ko sinasabi sa Diyos, Lord, ipinadala mo yung tao na to sa akin. Ngayon, dapat mo akong tulungan kung paano siya mahalin. Kasi nahihirapan ako. Take note ha, particularly yung mga nag-aasawa dito. Pinili niyo yung kabiyak niyo. Tama? Kasi nag-I do kayo, di ba po? Sa palagay niyo, pinili ko yung makasama ko, yung mga kabrother ko ngayon? Ay, tama pala, no? Hindi mo pinili yan sila, Father. Hindi! Si Kristo ang pumili sa kanila. And sometimes, whether we like it or not, reality is, meron ka talagang hindi makakasundo. At sasabihin mo lang sa Diyos, Lord, give me more patience. Magkabahay kami. Buti na lang, hindi yan nangyayari dito ngayon. Kala nyo ha? Sa ibang mga lugar, pero hindi sa amin dito ngayon. We're okay. But you see, my brothers and sisters, this is my invitation to all of us as we further our reflection for Lent. There are moments in our relationships na hindi na talaga natin masosolve siya kahit na gaano pa kayong mag-usap. Lalo pa kung yung other party, sarado na ang utak. And you know, anong solusyon ni Kristo? Just continue to love them because that's what I want you to do. That's how I love you and so you must just love them. And for some reason, I can't explain it, may nagbabago. Kung paulit-ulit mo siyang mamahalin, magbabago siya. Now, I'm not saying that we should tolerate abusive relationship. Hindi po. That's for a different topic and that's a different homily. But we should not tolerate abuse. Pero kung hindi po siya umaakyat dun sa seriousness of abuse, no, irritation lang, ganun. Love is the answer. And I hope that as we reflect on our 40 days, we might be able to find that in our hearts. Amen.